Good day, Sir Paya. So, hindi mo natin yung ginawa nating tabulation system for pageant, no? So, ito yung diagram niya. Kung makikita natin dito, meron siyang limang judge. Judge 1, 2, 3, 4, and 5. So, yung judge natin is connected sila dun sa server natin. Okay, so paano natin sila i-connect using the modem? Tapos, lagyan lang natin ng IP address para mas madali natin sila mahanap. Okay? So, once na connected sila, so may set up lang tayo dito sa ating server, sa database, at saka sa ating inbound roles para mayroong communication between sa client natin, which is the judge, and then sa server natin. Okay? Tapos, server natin, siya yung mag-tabulate. So, lahat ng scorecard is makita dito sa ating client. So, dito maglagay ng score ang bawat judge. And then, isi-submit niya papunta dito server. And then, yung gagawin ng server is i-tabulate niya yung score na galing sa client. And then, once ma-tabulate niya, then pwede natin ma-print yung report ng bawat category hanggang sa matapos yung pageant. Okay. So, ito yung makita natin sa form natin. Meron tayong server configuration, which is nakalagay lang dito is localhost at saka root. Oh, tapos no password. So, since isa lang PC yung ginamit ko, ito is for the server. Pero, pag gumamit kayo ng naka-network ng ibang workstation, which is yung sa mga judge natin, so yung ilagay natin dito is yung IP address ng server at saka yung username na ginawa natin dun sa ating MySQL. Okay? Tapos, confirm lang natin. Tapos, sa confirm natin, actually, isang installer lang siya. Ang meron dito, no? So, example ito, select lang tayo ng account. So, judge 1, 2, 3, 4, and 5. So, nakadesign lang siya sa limang judge. Okay? So, si judge 1, example, once na click natin si judge 1, tapos i-confirm natin, so pupunta siya sa scorecard ni judge 1. Okay? So, pag yung ibang workstation is-select lang si judge 1, so hindi nila pwedeng magamit kasi naka-online na ito. So, automatic kasi siya. Once I confirm natin, automatic nag-online yung status si Judge 1. Okay, so, ganun rin kay Judge 2, 3, 4, and 5. So, example, confirm natin. Ayan. So, by default is, ito yung ginamit kasi nung sa pageant, no? Dito. Yung Calandracas 2023. Ayan. Nakikita natin dito is ito yung para sa kakaibang pageant siya kasi mayroong mister, mayroong miss at saka mayroong trans queen. So tatlo sila, no? So ito yung category production, jeanswear competition, beachwear, evening formal at then yung sa huli natin is Q&A. Okay? So saan natin siya kinakita itong mga ano, itong ating candidate. So, kung makita natin dito, no, so yung candidate number is hindi na siya nakasunod. Kasi may preliminary na silang ginawa na kung sino lang makapasok sa top 10. So, yung kinuha nila is top 10 lang sila. Top 10 sa Mr., top 10 sa Miss, at saka top 10 ng Trans Queen. So, pagkalam ko, ito is meron siyang 17, ito is meron siyang 13, ito is 20. So, ganyan kadami, no? So, kinuha lang nilang top 10. So, pag-score, so example, pag-score natin, so, by default, ito is blank lang ito lahat. Naka-blank lang ito. I mean, zero lang ito lahat. Tapos, lagyan natin sila ng score lang. Once na mag-score tayo ng 41, so 41 is hindi siya pwede kasi kung makita natin dito, yung percentage niya is 40 lang. So, pag i-save natin siya, so mayroong pop-up na invalid entry. Okay, so dapat is, bababa siya ng 40. Save lang natin. So, ganun, assist lang siya. Okay? Then automatic magto-total siya. Ito lang may inputan natin yung anong tawag dito, percentage lang, elegance, mastery, self-introduction, which is 40, 30, 30, and then the total. So, pag total, automatic makikita natin sa scorecard na i-compute ng system yung total at saka sino yung nag-rank.
So ayan, makita natin dito. Ganun rin dito sa ating jeansware. Ayan, ganun dito. Okay? Tapos ito sila, pwede siyang i-control ng server. So paano siya i-control ng server? Example, pwede siyang i-lock ng server. Once natapos itong category, so i-lock na siya ng server. Meaning, hindi na pwede baguhin ng judge yung score nila once tapos na yung category. Kasi maapektuhan yung ating tabulation, yung pagkuha ng top 3 na result sa ating system. So tulad nito, hindi ko yata na-log out. Ayan, hindi ko na-log out. Tapos tulad dito, no? Tulad nito, production. Ayun, production tayo. Production. Ito yung production. Ito yung total score judge 1, judge 2, 3, 4, and 5. Tapos total, tapos yung kanyang ranking. So once na-lock natin yung scorecard, so hindi na siya pwede baguhin. Baguhin pa ng judge. So try natin na baguhin. Try natin. Log out natin. So lagyan natin judge 3. Makikita natin yung name ng judge dyan. So example, lagyan natin siya ng 40. Tapos save natin. Ayan. So category lock, unable to save. Please contact system administrator. So hindi na siya pwedeng mabago. Okay. So ganun lang siya. Okay, so balik tayo dito. So, just in case na baguhin talaga or nagkamali si judge, tapos once na pumunta siya sa official tabulator, pwede naman niyang i-unlock yung scorecard ng bawat judge. Okay, so ito is makikita natin ang yung trabaho lang ng server is i-tabulate niya lang yung score ng bawat judge. So, ayan. So, ito sa Mr. CBE para sa production. Tapos, once na meron na siyang result, so, pwede natin siyang i-print. Ayan. So, i-print lang natin siya. Ito yung lalabas niya. Mr. CBE production number. Tapos, dito yung lahat ng judges na mag-alagay ng signature. Mayroon tayong dito yung judge kasi. Kung nakita nyo rin, once na mag-login tayo ng example ito, judge 1, so makita natin kung sino na judge. Ayan. Ayan, so magkaiba sila, no? Ayan. Sa final queen eh, pag hindi pa tapos yung tabulation, wala pang laman to, wala pang data. So maglagay ng data dyan is yung ating server. So logout natin. Balik tayo sa admin, sa tabulation. So, ayan siya. Tapos, ito, example sa ating production. Miss, CB production number. Kung sino yung nanalo. Tapos, lagyan lang ng signature yung bawat judge. Tapos, ganun rin ito. So, print siya. Tapos, sign lang dito yung judge. Ayan. Yun yung mga score nila. At saka, once i-tabulate na, ito yung mananalo dyan. Example. Ganun rin sa bits, sa jeans. Ayan, ganun rin sa beachwear. Then, sa formal. Dito pala, may nag-tie dito, no? Kung makita natin dito, may nag-tie. So, silang dalawa is 1. So, 93 yung total nila. So, silang dalawa nag-tie sa top 1. So, pag ganito, hindi na binago ng judge yung score nila. So, nag-decision na lang sila to break the kung sinong yung mananalo dyan. So, sa kanila is pinili niyan yung ito, number 11. So, pag pinili na, pag print natin ito is, actually, ito is hindi ko rin to nakita na may nag-tie. Ayan, kahit alam ko dito na may nag-tie sila, pero hindi ko na malayan na nag-tie siya. Tapos, pag papirma namin doon sa judge, so sabi ng isang judge, may nag-tie. So, ayan, nag-decision sila. So, yung pinaka, tawag doon sa judge. So, sila nag-decision kung sino nalo. Tapos, ito yung encircle nila. Tapos, lumagda sila dito. Tapos, ayan. Aside sa lumagda pa sila dyan, then may lagda rin sila dito na ito yung pinanalo nila. Okay? Ayan. Tapos, formal ranking. So, sa ranking natin, so, ito yung total. Di ba makikita natin dito yung total niya. Total
total total. So dito sa example production number, so ito yung total sa production number jeans, sa jeans wear, sa beach, sa evening, formal, tapos yung total ng bawat category, tapos yung ranking. Tapos ito isi-print naman natin to. Okay, ayan. Tapos dito na kumuha ng top 3. So, by default, wala pang record to. So, paano siya nagka-record? So, click lang namin yung itong check. Pag-click natin, so automatic mag-add siya dito sa ating final Q&A. Example, check lang natin to 1, 2, at saka si 3. Ganun rin dito. 1, 2, at saka si 3. Ganun rin dito. 1, 2, and 3. Then automatic mag-load dito. So once pag mag-load na dito, dun sa ating client, sa judge natin is mag-load rin doon yung ito sila ng mga candidate. Okay? So ayan siya, no? Yung sa Q&A natin. Ayan siya, makita natin diyan. Okay, tapos sa final ranking natin, ayan, tapos i-print lang natin siya. So, ito yung nanalo sa Mr. CBE. 2, 1, 2, 3. Tapos sa result ng Miss CBE. Tapos sa ating trans. Okay, ayan. So, paano naman maglagay dito ng candidates? So, meron tayo dito candidates. Kung makikita natin dito, add. So, add lang natin candidate number. Tapos yung ginawa ko lang dito is tulad nito, candidate number, Mr. CBE number 2. Tapos male category. So by category na sila, no? Nilagay ko na lahat. Male, female, tapos trans queen. And then yung query na lang ang ginamit ko para magka-separate sila lahat. Tapos load to category 1. So kasi wala pang record yung ating bawat dito, bawat category natin, no? Tulad nito, production, wala pa yung record by default. So, para magka-record, i-load lang natin dito. Load category 1, mag-load sa category 1, 2, 3, and 4. So, kung tingnan natin dito, meron lang tayong apat na category, which is D, production number, jeans, casual, beachwear, at saka si evening formal. Tapos si Q&A, dito lang tayo magkuha sa ating ranking. Tapos sa seating strain, kung babaguhin natin yung ating dito, no? Yung name ng ating budget. Okay? Kasi yung makita natin dyan is, ayan, once magbago tayo ng name, so magbago rin to lahat. Okay? So, again, ito yung ginawa nating tabulation system para sa Calandracas 2023. So, ayan. So, tatlong type siya. Meron siyang Mr., Miss, at saka Trans Queen. Okay, so next natin i-upload ayun naman ating Miss Lock, no? Miss na tabulation. So, gagamitin siya by Sunday. So, i-upload natin siguro by next week. So, I hope meron kayong natutunan. Ingat kayo palagi. Happy coding, everyone.